Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, ating tagapagligtas, pag-asa at lakas sa buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente de Paul na mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagkaloob mong kaming pinag-aalab ng gayunding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangaral. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos
sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puwan ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang puon ay papurihan, siya ay aking sanggalang. Purihin ang puon na aking sanggalang, matibay kong moog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag, tagapagligtas kong pinagtitiwalaan. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya ay tao lamang na iyong pinapansin. Katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparam siya na tulad ng lilim. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo na po ang lahat. Anak ng tao'y dumaki upang sarili hain, lingkod manunubos natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino daw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo, at may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, anong sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus ang kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana,
ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At ngayong huling Biyernes ng Setyembre, talagang papalapit na ng papalapit ang Pasko at papalapit na rin ng papalapit ang ating pista. At ang darating na piyesta sa 2025 ay natatangi sapagkat sa unang pagkakataon, ang pista ng mahal na pong Jesus Nazareno ay hindi lamang pista ng Quiapo, pista ng Maynila, kung hindi ito po ay pista ng buong Pilipinas, pista ng bawat Pilipino. Kaya ito'y napakagandang biyaya sa tamang panahon, tunay na bibigyang papuri, parangal ang ating poong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan natin uli ang mahal na poong Jesus Nazareno. Marahil ang iba sa inyo ay nagtataka, ano bang pinagkaiba nun, Father? Eh, simulat sa pool naman, ang pista ng Nazareno ay para namang buong bansa ay pinagdiriwang. Opo, dahil nga po sa mga deboto. Pero ngayon, ang itinagubilin ng mga obispo ng Pilipinas sa kalendaryo ng simbahan sa Pilipinas at kalendaryo ng bawat Pilipinong Katoliko, may deboto man o wala, at saan mang panig ito ng bansa at saan man merong Pilipino, marapat lamang na ang misa ng Enero 9 ay para sa karangalan ng poong Jesus Nazareno. Yun po ang pagkakaiba. Dati-rati po, kung sa ibang lugar, Mapabicol, Ilocos, sa Mindanao, kung wala namang deboto, ang misa ng Anuebe ay ordinaryong misa lang po. Kasi yun yung mga nasa pagbasa at nasa aklat pagmimisa. Pero mula ngayon, sa darating na taon, meron man o walang deboto, kahit yung pare hindi deboto, meron man o walang imahe ng Nazareno, ang misa ng Anuebe ng Enero, sa ayaw at sa gusto ng sinuman, ito'y para na sa poong Nazareno. Kaya sa tamang panahon, sa takdang panahon, nangyari din. Parang piyesta po ng Santo Niño na sa lahat, ito ay ipagdiriwang. Tamang panahon, takdang panahon. Di po ba yun din yung ating inaasam sa buhay? Right timing. Kaya nga yung iba, yun yung kanilang inaabangan. Kailan kaya yung tamang tiyempo sa buhay? Kaya nga iba natutukso, magpahula, lumapit sa mga pungsoy-pungsoy o yung mga nagbabasa ng mga tala para sabihin kailan ba ang tamang panahon. Ito na ba ang tamang panahon? Kaya sabihin minsan na iba, huwag ka muna magbubukas ng negosyo. Malas tong buwan na ito. Ganun minsan. Huwag ka muna magpapakasal. Hindi pa tamang panahon. Sukob. Mamalasing kayo. O may namatayan. Hindi pwede. Huwag niyong gagawin yan. Huwag kayong magbibiyahe. Minsan, ang dami nating mga pamahiin. Ang dami nating mga paniniwala. Dahil nga inaabangan natin ang tamang panahon. Ngunit, gaya nga ng sabi sa unang pagbasa, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang Diyos ang tanging nakakaalam ng tamang panahon. Kung aasa tayo sa magaling mga manghula at magbasa, bakit ngayon hindi pa sila tumama lahat sa loto? Bakit ngayon hindi nila malaman ang tamang tiyempo sa buhay? Laging sasabihin sa'yo,
pagdarating na ang panahon, kailan ba yun? Eh, talaga namang walang nakakaalam kailan mangyayari yun. Kaya nga sabi sa unang pagbasa, ang Diyos ang may alam ng lahat. Ang Diyos ang may tangan ng lahat sapagkat siya ang lumikha ng lahat. Pero nandito po ako, hindi para magbigay hula, pero bibigyan ko kayo ng tip. Kailan ba ang tamang panahon? Ang tamang panahon, alam nyo mga kapatid, ay laging nakalapat sa plano ng Diyos. Ang tamang panahon, laging nakaugnay sa kalooban ng Diyos. At ano po ba ang plano at kalooban ng Diyos sa ating lahat? Kahit sino ka, isa lang ang plano ng Diyos sa ating lahat. Ano po yun? Ang ating kaligtasan. Yun ang tiyak na tiyak. Hindi natin masasabi, plano ba ng Diyos mag-asawa ka o hindi? Hindi ko alam. Plano ba ng Diyos yumaman ka o hindi? Plano ba ng Diyos makapag-abroad ka o hindi? Plano ba ng Diyos maging abogado ka o engineer o politiko? Hindi natin alam. Pero isa ang plano ng Diyos na tiyak ko na para sa ating lahat na tayong lahat maligtas. Tayong lahat mapabuti. Tayong lahat maging banal. Kaya nga't ang tanong, yung pagkakataong bang ito ay makatutulong sa iyong kaligtasan? Yung pipiliin mo ba, yung tsetsempuhan mo ba, makapagpapabuti sa iyo, makapagpapabanal sa iyo, makapagpapalapit sa iyo sa Diyos? Sapagkat pag ang sagot ay oo, yan ang tamang panahon. Kasi kahit yumamang ka, tumaas ka, ikaw man ang manalo sa eleksyon, ikaw man ang maging pinuno habang buhay, sabi mo, swerte ako, ito na ang panahon ko. Pero kapag hindi ka naman maliligtas ng pagkakataong yan, pag idudulot naman yan ay kasalanan at kapahamakan ng kaluluwa mo, hindi yan ang tamang panahon. Kasi hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kaya naalala ko po, yung minsan mga kinukwento ng mga deboto, Pader, minsan nakala ko, parang nakaligtaan na ako ng Nazareno, dinadasal ako, gumaling ako agad, pero hindi po ako agad gumaling, tumagal yung sakit ko. Pero alam nyo, Pader, ngayon napagtanto ko, kasi kung gumaling ako agad, nagtrabaho ako agad, naging busy ako agad, siguro hindi ako nagkaroon ng panahon para magnilay-nilay sa buhay. Pero dahil tumagal yung sakit ko, nagkaroon ako ng panahon, nahimasmasan ako, napagtimbang ko ang buhay ko, nagsisi ako, napalapit ako sa pamilya ko, nagkaroon ako ng tamang direksyon sa buhay. Ngayon naintindihan ko na, hindi pala atrasado ang Nazareno. Tamang panahon pala ang hinanda niya sa atin. Alam niyo, minsan nakala natin atrasado ang Diyos kasi nagmamadali tayo lagi. Tandaan natin mga kapatid, iba ang orasan ng Diyos sa atin. Iba ang kalendaryo ng Diyos sa atin. Kaya ngayon, sinasabi siguro ng Nazareno sa iyo, konting tiyaga. Mag-antay ka ng may pagtitiwala. Siguro nga, yung nangyayari, hindi yan yung plano mo. Hindi yan yung nasa orasan mo, nasa panahon mo. Pero kung ilalapat natin ang lahat ng pangyayari, ito ay magiging tamang panahon sa atin. May sakit ka man o malusog ka, marangya ka man ngayon o kinukulang ka, nagtagumpay ka ngayon o talunan ka, nasa taas ka man ngayon o nasa baba ka, kapag yan ay inilapat natin
sa kalooban ng Diyos, yan ay hinayaan natin magdulot ng kaligtasan at kabutihan sa atin, yan ang tamang panahon sa buhay mo. At kapag tayo nasa tamang panahon, darating tayo sa takdang panahon. Ano daw po ang takdang panahon? Hindi yung maganap lahat ng dinadasal natin. Opo, may dinadasal tayong lahat ngayon. Ano dinadasal mo ngayon? Sana ipagkaloob sa iyo ng Diyos. Pero higit sa lahat, sana ipagkaloob sa iyo ng Nazareno ang tamang panahon, ang takdang panahon. At ano ang takdang panahon? Ang dumating ang oras, makapiling natin si Jesus Nazareno sa kanyang kaharian sa langit magpakailanman. Yun ang takdang panahon. At sana, kung papaano sama-sama tayo dito ngayon sa Quiapo, sana, kung papaano, yung nakakatabi mo siguro minsan, tuwing Biyernes, nakikita na kayo, magkakakilala na kayo, sana, makita-kita tayong lahat sa langit sa takdang panahon. Aanin mo naman, nabusog ka nga dito sa lupa, panalo ka nga lagi dito sa lupa, lamang ka nga lagi dito sa lupa, hindi ka naman umabot sa takdang panahon. Doon, sa kaharian ni Jesus Nazareno. Kaya huwag ka mawawala ng pag-asa. Kung minsan dito sa lupa, parang hindi tayo swerte. Parang hindi natin panahon. Parang hindi tayo makatsyempo lagi. Buti pa yung iba. Pero huwag kayo mag-aalala, may takdang panahon. Alam ng Diyos ang lahat. Lalong-lalo na alam niya kung sino ang tapat, sino ang mabuti, sino ang tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami. Idinadasal namin ang tama at takdang panahon sa aming buhay. Patawad po kung minsan kami naiinip. Minsan nilalagay namin sa aming kamay ang lahat ng mga pangyayari at pagkakataon sa buhay. Nakakaligtaan namin magtiwala sa inyong kabutihan, sa inyong katarungan, sa inyong kalooban. Nawa, ang aking asamin ay ang tamang panahon, ang makapagpapaligtas sa akin, ang makapagpapabuti sa akin, ang makapagpapalapit sa akin sa iyo. Kaya nga po, sana ang dinadasal ko lagi ay naaayon sa iyong kalooban, sapagkat iyon ang maghahatid sa akin sa tama at takdang panahon. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, ang pananampalataya natin kay Jesucristong anak ng Diyos ang siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng kanyang sambayanan. Sa kanyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama at sabihin natin, gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Ang ating mga ibinutong opisyal ng gobyerno naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinanganganak, ng mga matatanda at ng mga may kapansanan. Manalangin tayo.
Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga pare at reliyoso naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa mga sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga may sakit naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Yaong mga nauna na sa atin, nalinisan ang mundong ito, naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Tahimik nating idulog ang ipanating kahilingan. Diyos ng habag at awa, sa pamamagitan ng aming tagapagligtas, pakinggan mo ang panalangin ng iyong simbahan. Kasama si San Pedro, nagpapahayag kami ng aming pananampalataya kay Kristong iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa banal na paghahain ginawa ni San Vicente de Paul ay matularan niya ang kanyang ginagampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito. Kami makabagtas para humantong sa pag-iinghaing kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayong si San Vicente de Paul ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay iniyahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol. Kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, hiniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Vicente de Paul, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang Diyos ang may hawak ng tama at takdang panahon sapagkat Siya ang ating Ama. Sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa Langit.
hiniling nami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan kami nagmamadali, naiinip, nagdududa sa inyong kabutihan at karunungan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Turuan niyo po kaming mag-antay ng may pagtitiwala at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas, ang nakakaalam ng tama at takdang panahon. Siyang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kasalanan ko, ang buhay ko
siyap na kamatayan, pagpunin niyo kami, pababayaan. Oo, Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at lusa, ikaw'y kasama ko. Ang samok ko at kasal, sana'y pakinggan mo. Announcement, muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin po sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 to 50 years old at hindi ka salukuyang miyembro ng anumang church ministry or organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pinagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa Information Guard booth para mag-fill out ng form. Ngayong buwan ng Setyembre ay ipinagdiriwang po natin ang Archdiocesan Youth Month at ang Parish Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Parish Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari ninyong bisitahin at i-message ang official Facebook ng PYM Quiapo o iscan ang QR code na makikita sa ating LED screens. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha
kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente de Paul at matulungan ng kanyang pagtatangkilik sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pangayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Kapag ang pagkakataon mo sa buhay ay magdudulot ng iyong kaligtasan at kabutihan, yan ang tamang panahon. Yan ang maghahatid sa atin sa takdang panahon ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na susumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang awa at biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.